Magandang umaga po sa inyong lahat sa tanghaling ito. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Salamat po. Ako po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa ating Panginoon na ako ay isang naging mapalad na maanyayahan dito sa banal na dambana. Tayo pong lahat ay mapapalad. Ang kapwa ko po mga alagad, IT, wife, mga caps, lahat po ng tagasunod at mga may karamdaman. Dahil sa dinami-dami po ng tao sa mundo, tayo ay nakasama at nakabilang dito sa gawaing ito. Kaya sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching na dinadaluyan ng banal na espiritu, napatunayan natin na sa lahat ng naririto ngayon na lahat tayo ay nakadama, nakakwan kung gaano katotoo ang ating Diyos na nananahan dito. Talagang siya ay totoo-totoo. Kaya, totoo-totoo siya. Alam ko po na tayong lahat ay marami nang nakamit na mga kagalingan. Kagalingan, biyaya, pagpapala, himala at hiwaga. Bago po ako dito sa gawain dito, tumutuloy po siya sa palengke, sa pwesto ko, at binibida niya na napakagaling yung manggagamot dito at napakaganda. Lagi po siyang pumupunta sa palengke. Kaya sabi ko, yan mo, Tita Odeng, dadating din ang panahon na makararating din ako sa paligi. Dumating nga po ang pagsubok sa akin noong November 2004. Nagkaroon po ako ng trangkaso. Nilagnat po ako. Gumaling na po ako, pero sa pamagitan mo ng dalawang doktor na kinuha, gumaling po ako. Kaya lang po, yung aking katawan, halina. Hindi ko alam na maaga. Kaya nilapitan po ako ni Apo Kunching, ni Tito Odeng, dahil marain na po nakapila kay Apo Kunching. Sabi niya, Bebo, talaga, dito ka na lang magpa-haplos kay sa kapatid niya ni Apo Kunching. Kahapon lang eka siya binless para manggamot. Di ako naman ho eh pumunta. At may inabutan ako siyang hinahagod na bata. Pagkatapos nung bata, ako na ho ang sumunod. Ang sabi niya ho sa akin, ano ba eka ang nararamdaman mo? Then sinabi ko ho na, ako'y nilagnat. Pero dalawang linggo na ayaw bumuti ang katawan ko. Ang ginawa lang po niya, yung pong dalawang kamay ko at saka yung dalawang paa, hinipan po niya. Pero habang hinihipan po niya ang aking mga kamay at paa, talaga pong amoy na amoy ko po na napakabungaw ng kanyang mga palad. Kaya nung po sabihin niya na kung gusto kong talaga gumaling na lubusan, magpabanyos ako ng tatlong araw ng yelo, sabi ko po, kung o yun po ang dapat. At nung po ako tumayo sa harap niya, talagang-talaga pong himala po na talagang-talagang para lang po ako nagdahilan. Gumaling na po ako. Kaya umpisa ho noon, talagang ako'y lubos na nagtibay na talagang-talagang totoo ang gawain ito. Sa kwan po sa November 4, November 18, sa taong ito, 10 taon na po akong tagasunod dito at bago, 10 taon na akong nagpupunta dito. Kaya po, isa lang po yun sa talagang karanasan ko na talagang may himala rito, totoo-totoo, ang banal na dambanang ito. Ngayon, alam ko po na tatawag na lang po muna ako ng isang magbabahagi. Si taga-Baliwag po, isa pong kapatid, si kapatid na Rose.
Magandang umaga po sa ating lahat. Una po muna, gusto kong batiin ang kapatid na Tita Bebot kasi ngayon po yung unang pagkakataon na siya ay nag-facilitate. Palakpakan po natin ang Panginoon para kay Tita Bebot. Konting papakilala lang po kay Tita Bebot. Halos dito rin po kami naging magkalapit. Kuminsan po, nasasabay ako sa kanya papauwi. At doon po sa mga sandaling oras na kami ay nagkakasama, ay nagkakaroon kami ng mga bahaginan, lalo tigit po sa pagkain. Siya po pala ay magaling sa kusina. Napakagaling po pala ng kanyang mga kamay at panlasa pagdating sa kusina. Kaya po at mayroon siyang isang notebook na ibinibigay niya sa akin at upang ako'y makakopya ng kanyang mga recipe. Kaya po ako ay nagpapasalamat at sa pamamagitan niya ay magdaragdagan ng aking kaalaman sa pagluluto. Halintulad po sa buhay natin pangkalahatan na kung tayo po ay kulang sa alat sa buhay natin, kung tayo po ay kulang sa ating pananampalataya, hindi po ba hindi masarap ano po? Na kung minsan mas nauuna po nating bigyan ng pansin o panahon yung makamundong bagay, yung mga makasanlibutan. Kaya po, ako po ay nagpapasalamat at binabati ko rin po kayong lahat na nandito at araw-araw na nagpupunta, nagbabata na makinig ng banal na mensahe. Sapagkat yun po ang ating kailangan, kailangan kasama sa sangkap ng ating buhay, ang pananampalataya. Ano man ang mangyari, ano man ang dumating, ano man ang maging karanasan natin sa buhay, tatapang tayo sapagkat alam natin na ang lahat ng yan na pagdadaanan natin ay sandata lamang upang tayo ay lalong kumapit sa ating Panginoon. Yun lamang po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Sana po naintindihan natin sinabi yung talagang kailangan natin eh. Kumapit po tayo at manampalataya sa ating Panginoon. Lahat po ng ating hihingin, ipagkakaloob po niya. Ang susunod pong magbabahagi ay... Andiyan na kaya si Kuman? Si Frano. Si kapatid na promise po. Maraming salamat po. Buhay po bang Diyos? Alam niyo po, sadyang mahiwaga ang Panginoon, sadyang masurpresa siya. Noong po Sabado, minithi ko na ang makapagbahagi. Subalit, hindi po niloob at maski po kahapon, ay gayon din naman ang aking damdamin. Subalit, ang Panginoon nga po isa diyang masurpresa. Kung kailan hindi mo inaasahan, doon niya ibinibigay. Amen po ba doon? Palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon. Minithi ko po kasing magbahagi noon sapagkat galak na galak ang puso ko dahil sa dumating sa aking panaginip ang mahal na Apo. At alam ko pong ito ay minimithi ng marami. Amen po ba doon? Nagmimithi din po ba kayo na kahit sa panaginip? Yes, amen. Sapagkat nga po kapag siya ang nakasama mo sa iyong panaginip, merong kakaibang sing mo sa umaga. Amen po ba doon? At nung nga pong umaga na yon, sa hindi ko nga po intindihang ligaya ng puso ko, ay... Naramdaman ko umaawit na lang po ako ng ganito. Ikaw ang aking panaginip.
Ikaw ang tibok ng dibdib. Amen po ba doon? Puso'y humihibig, dinggit umaawit, tinataghoy ay pag-ibig. Ikaw ang ligaya sa buhay. Sa piling mo'y walang kalmatayan. Puso ko'y nangumpisa sa amang mapagmahal na ang ligaya ko'y ikaw. Naku, bet nga po ba ganun ang kinig ng boses ko? Hindi ko po maawarian kung bakit ang ninenervous akong hindi ko maintindihan. Sapagkat nga po, kapag ang Panginoon ang nararamdaman mo, hindi mo mawari kung ano yung pakiramdam na nasa sa'yo. Sapagkat nga po, ang galak ay iba, ang kapayapaan ay iba, ang katiwasayan ng puso't kaisipin ay iba, hambing sa bilang pagkatao natin sa dating tayo baga. Amen po ba doon? Amen. Kung kaya po sa tuwi na magmithi tayong mangarap na makasama siya, hindi man makapiling natin sa araw-araw, kundi sa ating panaginip ay makasama siya. Alam niyo po, isa po pong pinagmimithi ko makapagbahagi sa umagang ito, ay noong pong Saturday, ay Wednesday pala, I'm sorry, pong Wednesday ng gabi, sa mensahe ng mahal na apo, bago matapos ito ay tinura niya ganito, kayo po ba niya ay nagmimithi na makapangibang bansa? Sino po yung nakarinig noon? Taas po ang kamay. Kayo po ba ay nagmimithi daw makarating sa ibang bansa? Kung saan nga po tayo sa ating pagmimithi ay kailangan mag-provide tayo ng napakamaraming papeles. Kung saan kailangan mga authentic na documents ang kailangan i-present natin sa embassy. Subalit tinura ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na kapag ninais ng Ama, kapag ginusto niya, karaka-raka kapag daka, wala ka man pera, makalilipad ka, makatutungo ka ng ibang bansa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At nang ito po ay aking marinig, nag-uumapaw po sa galak ang puso ko sapagkat isa po ako sa buhay na patotoo na ako po na isang dukha lamang, isang mahirap lamang, ay apat na beses na pong nakarating ng Amerika. Palakpakan po natin ang bahay na Diyos. Alam niyo po, hindi ko po pinagyayabang na nakarating ako, pero pinagyayabang ko po ito dahil sapagkat ito ay kalooban ng Panginoon. Ibabahagi ko lang po sa inyo kung paano ang naging kaganapan. Year 2006 po, nung ako ay kanyang tawagin, mula sa pagbaba ng tanggapan kung saan ako ay namamasukan, ito nga po ay sa bahay pamahalaan ng baliwag. At nung ako po ay pauwi na, may gawain po sa harap ng munisipyo. Dito po ay ibababa ang hinayong Divine Mercy sa isang kapatid natin doon. Nilampasan ko na po ito at ako ay taliko na po ako sa Mariano Ponce. Subalit mayroong kakaibang damdamin sa akin. Kung saan ako po ay muling bumalik, pumanik pa ako ng parang stage na yon at nagbigay galang po ako sa nanaiha at doon ko po unang nakita ang kapatid na Mirna, ang kapatid na Alan, at saka po ang kapatid na nasirang iya. Andun din po si Doki. Nag-bless po ako at nakita ko po yung kanilang paggagayak at noon po ang alay ay hindi pa candy, kundi po iba't ibang klase ng bulaklak. Amen po ba? Sino po ba nakakita nun? Alam mo po, ang mga alay ng bulaklak nun ay yung yellow bell. At saka po, isang damakmak na saging. Yun po, yes. At nung pong nakapagbigay galang na ako sa mga kakilala, umuwi na po ako ng bahay. At sa aking pong pag-uwi, dinatnan ko ang kabiyak ng puso ko na nananahi sa labas. Sapagkat pagkatapos po niyang magturo, siya ay nananahi pa. So, sabi ko sa kanya, Tatay, magluluto lang ako at babalik ako doon sa gawain.
So, yun po, nag-spring lang ako. At para hindi matagal ang pagluluto, nagprito lang po ako ng tuyo. Pero ang totoo po, yun lang ang ulam namin. So, yun po, at pagkatapos, bumalik na po ako doon sa naturang gawain. Matagal-dagal din po, dumadami ang tao, dumadami, hanggang sa nagpasimula na po ang gawain. At dito ko po unang nadama ang Panginoon. Sapagkat nga po, nung matapos ang mensahe ng mahal na Apo, ito na po yung pinakamimithi ng marami ang mensahe. Kung saan po, pipila ang tao, noon po ay apat pa silang nagbe-bless noon, ang mahal na Apo, ang kapatid na Mirna, ang kapatid na Irma, at saka po si kapatid na Ana ba? Basta ganun po. So, ang sabi po ng isa nating kapatid na alaga dito, sabi ni kapatid na Nene, dito ka sa may kapatid na Irma, kay Tita Irma ka pumila. So, sumunod naman po ako. Ang pinagtataka ko po, bakit po kaya ang daming pumipila? At isa pa sa aking pagtataka, bakit naman kaya ako napakahaba ng sinasabi? Ano naman kaya ako yung sinasabi na yon? Pagka po nagmensahe sa isang kapatid na lumapit eh, tunay pong mapakamahaba ng sinasabi, hindi ko mawari, ano kaya ako yon? Hanggang sa dumatal na po na ako na pala ang nasa harap niya. Kung saan nga po, ang kapatid na Irma ay hindi ko kilala sapagkat ako po ay Taal na taga Malolos. Hindi ko po siya kilala. Subalit nung ako po ay nasa kanya ng harapan at ako'y binendisyonan na, damang-dama ko po na iba ang pamamaraan ng pangungusap niya. Kung saan nga po dito, sa hindi ko namamalayan, tumutulo na ang luha ko, kasabay na ang pagtulo ng sipon ko, at tango na lang po ako ng tango sapagkat ang lahat ng itinura niya ay pawang totoo sapagkat ito po'y sinimulan niya nung mulang ako ay bata pa hanggang sa ako nga ay nasa estadong edad na. At doon po ay nadama ko ang presensya ng Panginoon, ang presensya ng Banal na Espiritu sa katauhan ng kapatid kong Irma. Amazing sapagkat ang itura ng isang kapatid, kung ano ka at paano ka, nang hindi ka niya kilala, ay nakaka-amaze po, di po ba? At dito nga po, nagpasimula ang aking pagsunod, ang aking pagtugon sa panawagan ng Ama. Habang ako po'y pinagtuturanan niya, alay naman po siya sa akin ng alay ng saging. Bigay po siya sa akin ng bigay ng saging. Mapakamadami po. Tanggap naman ako ng tanggap, binibigay niya po sa akin. At nang ako po ay umuwi na ng tahanan, nakahiga na po ang aking kabyak ng puso at natutulog na. Subalit ginising ko siya, ipinagbalat ko siya ng isang saging at pilit kong ipinakain sa kanya upang ibahagi ko ang biyayang natamo ko sa gawaing inatenan ko. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At pamula po noon, patuloy na po akong umaattend ng gawain. Nagkataon naman po na ako nga ay nag-a-apply po for US visa. Alam niyo po ba mga kapatid? Tatlong beses na po akong na-deny. Sa kabila ng sandamakmak na papeles na dala-dala ko, andong meron kang titulo ng lupa, meron kang bank statement, meron kang kunwari business na itinatag, meron kang employment certificate, length of service, yun po. Mapaka, at saka po iba-iba pa, meron ka pang marriage certificate, meron pang kung ano. At pagdating mo po sa embassy, inabutan ko po yung napakamaraming tinatanong hanggang sa ikaw ay magkabulol-bulol at doon ay sasabihin nilang hindi ka nagsasabi ng totoo at ora mismo, iche-chop nilang deny ang application mo. Subalit noon nga pong taon na yun, 2006, kung saan ako itinawagan ng Panginoon, that was June 2006. Meron po akong pang-apat na interview sa US Embassy. Pang-apat po yun. At naka-schedule po yun ng July 28, 2006. Muli po, nagkaroon po ng udyok sa damdamin ko
na ito ay pabless ko sa mahal na Apo. Ipinabless ko din po ito sa kapatid na Irma. At ang tugon po ng Banal na Espiritu sa akin, ang kinin mo, makakapapasa ka at makaaalis ka. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ang salita po ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo, gayon din sa katauhan kung sino ang kanyang nais gamitin, ay walang pagkabula. Sadyang tapat ang Panginoon sa kanyang salita. Ano mang idatal, ibukal ng kanyang mga labi ng taong ginagamit niya, kung ito po'y ating pananaligan at aangkining tuwiran ng may katapatan, maaangkin po natin ang minimithi natin kung ano man yaon. So yun nga po, itinuran sa akin, panaligan mo, makapapasa ka. Purihin, dakilain, purihin ang Panginoon. Sapagkat nung pong dumatal ang July 28, nung pong aking interview, inabot ko po yung mga dokumento ko, itinabilang po nung konsul, tinanong lang po ako ng tatlong bagay. To whom are you going to stay with? How long are you going to stay? At yung isa po ay, why are you going there? Bakit daw po ako pupunta doon? Kanino ako titira? At gaano ako katagal mag-i-stay doon? At nung pong sinabi ko, hindi naman magluluwat masyado, chap, sabi niya, okay, pumunta ka doon sa Delbros, magbayad ka, at i-mail na sa'yo ang pasaporte mo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At nun nga po dumating sa akin ang passport, purihin, dakilain ang Ama. Ang tatlong beses kong pagka-deny na ginastusan, bawing-bawi po sapagkat binigyan ako ng 5 taon, multiple visa. Palakpakan po natin ang buhay ni Diyos. At isa pa pong amazing na biyaya ng Panginoon sa akin, nung pong ako ay nakapasa, sinabi ko po ito doon sa mga pamangking ko. At alam niyo po ba? That is July 28, August 6 of the same year. August 6 of 2006. Nakalipad na po ako. 5 months wala akong ginasto sapagkat wala nga po akong gagastusin. Mahirap lang po kami. Kung yun nga pong pambayad sa US visa application, ay wala akong ibinayad. Ay yung pa po kayang ticket na pagkamahal-mahal. Purihin, dakilain. Ipinadala po sa akin ang ticket. At yun nga pong August 6 na yon, lumipad po ako patungong Amerika. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yung po ang sinasabi ng Banal na Espiritu ng Sabado ng gabi, na kapag pinais ng Panginoon, na ikaw ay dalhin kung saan man, wala ka mang gagastusin, siya ang kikilo, siya ang gagawa ng kaparaanan upang ang ating minimithi ay ating makamit. Palakpakan po natin muli ang Panginoon. At yun nga po, hindi lang po ako minsan nakarating. Muli po, mayroon pong nag-imbita sa akin, isang kapatid ko rito natin dito sa gawain. At ako nga po ay inimpidahang magpunta doon sa kanyang anak. Muli po, lumipad ako nang walang 5 months biniling pambili ng ticket. Talakpakan po natin ang buhay na Diyos. At nasundan pa po yun ng minsan pa ulit, at nasundan pa pong muli. Subalit, nito pong huli, ito po ay ibabahagi ko sa inyo upang patunayan sa inyo na ang Panginoon ay tapat sa kanyang salita. Nung ako po ay nasa Taipei na, doon po sa huling alis ko, nakapag-text pa po ako noon sa mahal na Apo. At siya po ay tumugon sa akin text kung saan sinabi niya, bagamat mahaba, subalit isa lang ang natanim sa aking kaisipan. Hindi ka na muling babalik diyan. Yung po ang tinuran sa akin, subalit, hindi ko na po yung binigyan ng pansin sapagkat yung pong blessings na ibinigay niya sa akin ay sapat-sapat na. Mapakamarami na po noon. At bagaman, lately, sabi ko po sa sarili ko, pag nakakatingala ako,
at nakakakita ako ng ruplano, sabi ko, naku, namimiss kong sumakay sa ruplano. Sabi ko, kailan kaya ako babalik? Alam niyo po ba, nung minsang dumulog ako sa mahal na apo, nagpa-bless lang naman po ako. Itinura niya po sa akin, anong kahilingan ng anak, ng matapat na anak niya ang hindi niya pagbibigyan? Anong kahilingan ang hindi ipagkakaloob sa taong may katapatan? Alam niyo po, hindi man po ako matuloy o muling makabalik sa Amerika. Ang ituran po sa akin ng banal na espiritu ang katagang matapat na anak niya. Hindi po ba ito isang pagpapalana ng Panginoon? Sapagkat dito nga po ang dinama ko, mahal ako ng Diyos. Sa kabila ng pagiging ako, manaka-naka ay nagkakasala rin naman, subalit itinura niya sa akin, sinong matapat na anak niya ang di niya pagbibigyan? So, damang-dama po ang banal na espiritu na siyang nangungusap. Hindi man po ako, bagamat sa kaisipan ko, manakanak ay nabasambit ko, kailan kaya ulit ako sasakay sa ruplano? Nakakamiss naman, lalo na po kapag minsan nanonood ako ng TV at ito ay American movie. Sabi ko, namimiss kong Remika. Di po ba? Di naman po masamang mag-meet, eh. Hindi naman po masarap masamang mangarap. Di po ba? Subalit sa kalooban ng Panginoon kung paanong ipinagkaloob niya na ako'y makakuha ng US visa at ako ay 4 na beses na nakapunta ng Amerika na hindi po ako ng problema ng pamasahe, inaangking ko po sa ibang kaparaanan. Muli ipagkakaloob niya. At meron pa pong isitunura ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo. Makakarating daw po ako sa iba-ibang lugar. Bagamat hindi man po karamihan, nakarating naman nga po ako. At meron din po akong may narating na hindi na po marapat siguro yung ikwento pa dahil yabang. Parang ganun po ba? Pero hindi po. Totoo po ang gusto ko po ipakilala ito kung gano'ng katapat ang Panginoon sa kanyang salita. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po't kayong mga kapatid kong minamahal, ano man po ang mithiin nyo sa buhay, ano man po ang inyong mga minimithing makamit, maging ito man ay pangkatawan, pangkagalingan, pangpamilya, asawa, o ano pa man. Huwag po kayong malulumbay, huwag po kayong maiinip, ano man ito, kapag tayo'y nagbabata, at matapat sa Kanya, ito po'y ating makakamit. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Iyon lamang po ang ibabahagi ko sa araw na ito. Nagalak na galak ang puso ko. At maaari, marahil nga po, tinura nyo ng mahal na apo nung Saturday night, nung Wednesday night, upang ipakilala ko ang kapangyarihan niya, ang kabutihan niya, ang salita niya, walang pagkabula. Palakpakan po natin muli ang buhay. Yun lamang po at magandang umaga sa lahat. Maraming salamat, kapatid. Napakapalad mo rin. Dahil unang punta mo lang sa gawain ito, ay nanalig ka na kaagad. Mas nanalig ka lang, lahat ng hinihiling mo ngayon, ipagkakalupa rin ng ating Panginoon. Ang masasabi ko po, talagang-talaga po yung tinuran niya kanina. Basta may sinabi sa atin ng Apo Kunching, panaligan natin. At maniwala tayo ibibigay. Dahil nung pong bago-bago ako nagpupunta rito, lahat ng tinura ng Apo Kunching patungkol sa aking mga anak at manugang, pinanaligan ko po. Lahat po awa ng Diyos yung natupad po, talagang-talaga pong nagkakatotoo. Ang mapapayo ko lang, talagang-talagang maniwala kayo at magtiwala. Ang susunod ko pong tatawagin ay ang isang kapatid natin na magbibigay ng isang awitin sa atin, si Tita Mirna. Purihin ka, Ama. Salamat pong muli sa iyo. Katotohanan po ang tinuran, ikaw'y panaligan at tuwirang magkakaroon ng kaganapan. Amen. Buhay po ang Diyos. Totoo po yun.
Bakit ko po? Napakabuti po ng Panginoon sapagkat naramdaman ko po mula nung ako'y niloloob niyang araw-araw ay tawagin at siya'y papurihan. Wala naman po akong karamdaman, bigla na lang po ako nagkasakit, trangkaso, at dito po ako inaatake ng kalaban sa parte ng lalamunan, kung saan po magang-baga ang lalamunan. Pag nangati ay kailangan magtago sa dalahit ng ubo. Napabless po ako sa banal na espiritu sa katauhan ni Mami Beth, tinuran, gagaling ng lalamunan mo. Ipinahayag po ng kapatid na promise, manalig po tayo, amen po ba? Sabi ko, kung ako'y tatawagin mo pa, Ama, ang mga awiting matataas ay baka hindi ko na makayanan. Subalit ang Diyos ay napakabuti. Kung paano kaya niyang pihitin ang kaisipan ng tao, kaya niya ring bigyan ng kaparaanan kung hanggang saan lang ang kaya mo. Amen po ba? At sabi ko, kung ako'y tatawagin, hindi pa naman nakahanda ang anak na Cecil, sapagat gustong-gusto ng anak na Cecil itong awiting ito ay magduheto kaming dalawa bilang magnanay. Subalit, hindi pa siya handa, kaya ako muna po ang aawit. Wala namang temang ibinigay ang ating Panginoon sa ating kapatid na facilitator. Subalit, wala nang dapat angkupan, kundi ito'y angkop na angkop sa ating lahat para sa Panginoon. Kung paano narinig ko rin sa pagbabahagi ng kapatid na promise na manaka na kayo nagkakasala. Tama po yun, amen po ba? Na habang tayo lumalapit sa Panginoon, habang tayo nagpapakabuti, habang tayo'y gumagawa ng marapat sa kalooban niya, naroon yung bilang anak niya, talagang minsan-minsan tayo ay nagkakasala. Kaya patuloy ang paghingi natin ng kapatawaran sa ating Panginoon. Kaya po, nais kong awitin ito para sa iyo, Ama. Muli po, gabay at patnubay mong maghari sa aking pag-awit. Amen. Panginoon, heto ako, lumalapit sa iyo, humihingi ng tawad mo, sana'y kahabagan mo, pinagsisihan ko, tinatanggap ang pagkukulang ko sa iyo, ang nais ko ay magbago, Panginoon, tulungan mo ako. Aking Ama, dinggin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa iyo. Sisihan ko lahat ang kamalian ko. Panginoon, iduyan mo nang mawala ang lumbay ko. Isa pang pagkakataon, dinadalangin ko sa'yo. Panginoon, buksan mo ang puso kong ito. Batid kong nakikita mo ang katotohanan sa buhay ko. Aking Ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa iyo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Aking Ama, dinggin mo pagsusumamo ko sa iyo. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking Ama, dinggin
ginda, pagsusumba mo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Aking ama, kalungin mo at yakapin mo ako. Ako po'y litong-lito sa mga kasalanan ko. Aking ama, dinggin mo pagsusumba mo ko sa'yo. Pinagsisihan ko lahat ang kamalian ko. Salamat po, Ama. Muribapuri at pasasalamat ng walang hanggan sa iyo sa patuloy na pagbibigay mo ng kapatawaran sa bawat nagkakasala sa iyo, kaming mga anak mo. Amen. Maraming salamat po, Tito Mirna. Napakaganda po ng inyong inawit na talagang dapat yan namnamin natin lahat para po sa atin yun, para po tayo makalapit sa ating Panginoon. Ang susunod ko pong tatawagin na isa pang aawit, si Bunso, Tito Bunso. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghali ito. Pasensya na po kayo. Napakalakas ng hangin. Sobrang lakas ng espiritu. Amen? Correct, pinagtitibay tayong lahat. Ano po? Sa bawat pagdalisay, kung walang patnubay ng ating Panginoon, tupang ligaw nga po tayong lahat. Amen? Kaya po para po sa inyong lahat. Maraming salamat. Sa ating pong mga kapatid na sa internet, magandang umaga po sa inyo. Malapit na naman, lumubog ang araw. Dilim na gabi, darating na naman. Sa paghimlay po, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay po, di mo na mapalaya. Sa bawat sandali, darating at papano ang buhay mo. Tila parang kulang, kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kapuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang likaw. Malapit na naman, lumubog ang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghimlay po, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan.
Lumipas na tapat ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay po, di mo na mapalaya. Sa bawat sandali, darating at papataw ang buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tipang likaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuluhan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, pa't kang isang tipang likaw. Para kang isang tipang likaw. Para kang isang tipang likaw. Di po ba? Diyos ko, hindi ko po alam kung wala tayo sa Panginoon. Ano po? Ako po ay nakahulagpos na sa... Kaya po, pinapupurihan ko ang ating Panginoon sapagkat kahapon po ay nakagraduate na rin po ang anak ko. Sabay po ng kagalingan. Amen po! Kaya po, papuri at pasalamat sa ating Panginoon. Sa bawat pinagdaraanan, nandiriyan siya, dilim man ang ating pinagdaraanan, ano man ang ating mga pinagdaraanan, masaklap man, masakit man, masalimuot man, madilim man, ano man yan, nandiyan sa nga dyan po ang ating Panginoon. Parang tayo ay gabayan, patnubayan, at alalayan, at pakamalin po magpakailanman. Maraming maraming salamat po, purihin at nakilayan ang ating Panginoon. So, talagang kailangan natin ng ating Diyos ay lagi nating asa puso, huwag nating kakalimutan dahil siya lang ang daan upang tayo makarating sa kanyang kaharian. Ang susunod ko pong magbabahagi ay si kapatid na Berhel. Purihin kang walang hanggan, dakilain kang walang katapusan, O Diyos, amang makapangyarihan, sa muli kalooban mo na ako'y magsiwalat ng iyong kadakilaan. Hinihiling ko po sa iyo na basbasan mo ako, sampu ng mga anak mong naririto, upang ang aming mga puso ay matigib ng kagalakang mula sa iyo. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po ang mga anak ng Diyos? Mabuti po, pakikalabit nga po natin ang ating mga katabi at pakisabing kapatid, magandang umaga. Paalala, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon habang ako po'y nakikinig ng paawitin po ng ating mga kapatid. Isa lamang po ang pumasok sa aking kaisipan na nagpapatibay po sa aking pananalig at pananampalataya at makapagpapatibay din po sa pananampalataya ng bawat isa. Ito po ay ang salitang, sa bawat kadilimang pinagdaraanan, may bukang liwayway na sa atin naghihintay. Amen po ba? Sa bawat pinagdaraanan ng sinuman, may magagawa ang Diyos na makapangyarihan. Sa isang iglap at kampay ng kanyang kapangyarihan, ang kahiwagaan ay ating masisilayan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sino po dito yung mga ngayon lang po nakatungo sa banal na banang? Ito yung pong first time lang. Yung ngayon lang po. Kayo po, taga saan po kayo? San Ildefonso. Sino pa po? Kayo po? San Ildefonso. Di po magkasama po kayo? Magkaiba po. Sino pa po?
So sa lahat po ng mga bagong dating po sa dakong ito, maligayang pagdating po sa dambana ng ating Panginoon. Tulad po ng laging sinasabi po ni Mami Beth, ang bawat isa po tao na nakakarating sa bawat araw sa dakong ito, hindi sa kagustuhan mo bilang tao, hindi sa kagustuhan ng kapitbahay o ng sino mang kapwa mo, maaaring ginamit silang kaparaanan. Subalit kapag natungo ka sa dakong ito, isa lang ang may gusto, ang Diyos na totoo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po, mga kapatid, sa dako pong ito, ang dako pong ito ay hindi isang pasyalan. Ang dako pong ito ay hindi isang pamilihan. Ang dako pong ito ay isang hindi baliwalang lugar lamang, kundi ang dako pong ito ay sadyang banal, sagrado at tuwirang pinananahanan ng banal na Espiritu. Kaya ang bawat po nating panalangin, ang bawat po nating pagdulog, ang bawat po nating ginagawa sa dakong ito, kung magiging tapat ang puso natin sa pag-aalay sa Kanya, ito pong lahat ay nasisilayan niya. Amen po ba? Nais ko pong ibahagi po sa inyo kung paano pong napatunayan ko po na sa dakong ito ay nakababa ang ating Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu sa katauhan po ng ating minamahal na Apo Konching. Isang araw po ng Linggo, nagsimba po kami sa dako po ng Marilao. At dito po sa Marilao na to ay nakabili po ako ng isa pong keychain, yung pong palawit sa bag na ang nakalagay po ay Divine Mercy. Ngayon po, yung Divine Mercy pong keychain na to ay nilagay ko po sa aking bag. Niloloko po nila ako, yung bag ko po na yun ay lalagyan po ng mga suklay, ng pabango, ng polvo. Kala po nila nagmamanicure po ako. No po, kaya po nilagay ko po yung keychain na yun. Isang araw po, gandang-ganda po ako sa mga keychain na to. Isang beses po, habang binabagtas po namin ng daan patungo sa dakong ito, di po inaasahan yung pong palawit kong Divine Mercy ay may naramdam kung tumapik sa aking mga paa na hindi ko po alam kung pagtingin po yung pong picture ni Divine Mercy po ay nalaglag po ng hindi inaasahan. Yun lang pong larawan niya yung nalaglag, subalit yung pong lalagyan ay naiwan. Ang sabi ko po, Panginoon, patawad po. Bakit po kaya pinahintulutan mong malaglag yung larawan mo? Iniingatan ko po ito. Mga kapatid, pakinggan niyo po. Ito po ang dumadal sa aking kaisipan. Anak na minamahal, bakit ko pinahintulutan na ang aking larawan ay malaglag na lubusan upang sa akin sa inyo'y ituran? Huwag niyong hayaan at pahintulutan na ang pananalig at pananampalatayang aking binuksan ay malaglag na tuwiran. Sapagkat kapag ang pananalig yung nawala at nalaglag, wala na po tayong magagawa. Tama po ba? Subalit ang isang taong may pananalig at pananampalataya, hirap at dusaman ang dinaranas niya. Subalit nagtitiwala siyang buhay ang kanyang sinasamba, isang araw ganap na nakalaya siya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ito pa po ang isang kataga na pumasok sa aking kaisipan. Anak, bakit pinahintulutan ko na ang aking larawan ay malaglag iyan? Sapagkat yan ang pawang katotohanan. Di ako marapat pagmasdan ng nilalang bisang bilang isang larawan lamang, ribultong naturingan. Sapagkat kung ako'y pagmamasdan bilang ribulto lamang, wala akong magagawa kanino man. Subalit kung ang tao'y dadamin sa puso nito na ako'y espiritong bumaba sa mundo, gumamit ng tao, may magagawa ako sa buhay nyo. At ang aking espiritong binaba sa mundo, lumukob sa pagkatao bilang Apo Konching ito. Kaya sino man magtiwala sa kanyang pagkatao, kahiwaga ay kakamting totoo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, sa dako pong ito, sa amin pong mga nagpapahayag, maaaring may magsabi po, kaya siguro kayo nakakapagpahayag kasi easy-easy lang ang buhay. Kasi wala kayong pinagdaraanan, di namin katulad na iba't ibang aming pinagdaraanan, mga kapatid. Mahirap dumaing sa tao. Mahirap dumaing sa kapwa-tao.
sapagkat kapag di naabot ito, ichichismis ka lang na totoo. Subalit ka mga makaming mga lingkod sa dakong ito ang turo ng banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching. Itiklop mo ang tuhod mo, huwag kang dumaing sa tao, dumaing ka sa Diyos na pinaglilingkuran mo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sapagkat kapag sa tao po tayo dumaing, di natin natitiyak kung tayo matutulungan niya. Kapag sa tao tayo dumaing, di natin alam kung naaawa ba siya o nilalait ka niya. Subalit kapag sa Diyos ka dumaing ng buong katapatan, kapag tapat ang iyong puso't kalooban, pag-angat ng mga tuhod mo, sigurado may ibibigay na kasagutan siya sa iyo. Tama po ba? Tama po ba? Eh maaari pong magtanong kayo. Sabi mo kapatid na Berhel, huwag kaming dumaing sa tao. Huwag kaming dumulog sa tao. Eh ba't sa dakong ito, isang tao ang dinadaingan natin bilang Apo Kunching? Opo, tao niyo po siyang nasisilayan. Sandali lang po. Hello? Opo, tao niyo pong nasisilayan si Apo Kunching. Subalit ang nasa loob po ng kanyang katawan ay wala kayong kamalayan. Tao mang namamasdan, katauhang nasisilayan, subalit ang nagahari sa kanyang katawan mula ulo hanggang talampakan ay Diyos na buhay, di man nasisilayan, subalit espiritong banal na gumagalaw sa buhay ninuman. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa dako pong ito, isa po ako sa nakinabang na totoo. Sampo ng mga pamilya ko. Kahapon po, pagkatapos po ng gawain, habang ako po'y nagpapahinga, mayroon po ang isang pinsan na huminto ang scooter sa amin pong bahay. At ang sabi po, Kuya Berhel, pinasusundo ka ng mga lola natin dahil yung isa nating pinsan na taga San Simon ay nakatulala at di makapagsalita. Hindi raw maghapong hindi kumakain, di nagsasalita, di kumukurap at di gumagalaw. Bilang tao, wala po akong karapatan na siya ay tunguhan. Bilang tao, wala akong magagawa kung ako lang ang pupunta. Subalit nang narinig ko ang tinig ng ating Panginoon, Anak, hinirang ko kayo sa pamamagitan ng aking espiritu sa katauhan ng Apo Kunching mo. Sulong tunguhan mo ang kamag-anak mo at ibibigay ko ang kaparaanang marapat sa kanya ito. Mga kapatid, pagdating ko po sa tahanan ng aking lola sa Bisal San Pablo, nakita ko po ang aking pinsan na nakahiga, maputlang-maputla, hindi kumukurap, tumutulo ang laway at di po nagsasalita, walang tinig na lumalabas. Bilang tao po, gusto kong maawa at di ko po alam kung anong gagawin. May pinabatid po ang banal na espiritu sa aking kaisipan kung ano po ang kadahilanan. Purihin ang Ama, dakilain siya, binasbasan ko po siya sa pamamagitan po ng banal na espiritu at kasabay po ng pagsambit kong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kaisa ng mahal na Ina at sa pangalan ng mahal na Apo Kunching, pagalingin niyo po ang pinsan ko, ibalik niyo po ang normal na kaisipan nito at nawa ay makadama na siyang totoo. Mga kapatid, ang maghapon pong di kumakain, purihin ang Ama nakakain. Ang di po nakakapagsalita ay nakapagsalita. Ang tumutulo ang laway ay naampat ng laway. At ang walang ulirat ay nagkaulirat. Nandyan po siya ngayon at buhay na buhay na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, hindi ko po ito sinabi upang magmayabang. Hindi ko po ito sinabi upang sabihin nang gagamot kami o kaya ano kami. Ang isa lang pong gusto kong bigyan punto. Dahil po naganap ang lahat ng yaon. Dahil po ang Diyos na aming pinaglilingkuran sa dakong ito ay buhay at makapangyarihan. Na mula sa kinalugdan bilang Apo Kunching na turingan na hambing sa magulang na aming pinagmulan sa dampi ng kanyang mga kamay, kami ay nabahaginan. At ang bahagi sa aming katawan, ipamahagi kanino man na kung pagtitiwalaan, may pakinabang nakakamtan. Kaya sa inyo pong lahat, kung ang walang ulirat ay napagaling ng ating Panginoon, kayo pa po kayang may mga ulirat ang di niya mapagaling. Kung ang walang malay ay nabigyan ng malay, kayo pa po kayang naririto at buhay ang di niya mapagaling. Kaya sa ating pong pananalig at pananampalataya na ang Diyos na buhay ang naririto sa pamamagitan ng banal na Espiritu,
sa katauhan ng mahal na Apo Kontsing. Salita na may kapangyarihan, gawa na may kahiwagaan, na kung pagtitiwalaan sa ating lubusan. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Totoo po ang tinuro ng ating kapatid na Verhel. Kasi talagang manalig lang po at tayo at magtiwala. Talagang pong ibibigay ng ating Panginoon. Isa na naman pong pangyayaring talagang hindi ko na po makakalimutan sigurong hindi magpulit magpasalamat sa ating Panginoon. Sapagkat isang dinadasal pong pangarap ng aking manugang anak na sila ay makarating sa ibang bansa. Talagang hindi po ako nagsasawa na kahihingi ng pahintulot sa Panginoon na sila ay mapayagan. Awa po ng Diyos, nitong unang linggo ng Marso, dumating po ang visa nilang mag-anak. Kaya po maraming salamat, mahal na Panginoon. Ang susunod ko pong magbabahagi ay si kapatid na Melinda kung andyan na. Si kapatid na mother of, si nanay, mother of, si Tita Beth. Kahit saan ako kayo. Diyos, susunod na lang si Tita Marita. Salamat pong muli aming Panginoon. Pinupurihan ka namin at pinasasalamatan sa pag-aakay mo sa bawat anak mo na espesyal sa iyo kaya sila'y inakay mo sa banal na lugar na ito upang sa pamamagitan mo magkaroon ng pagbabago, hindi man lubusan sa kanilang kabuhayan, subalit ang makilala ka ay sapat-sapat na upang makamit nila ang tunay na kahulugan ng biyaya na mula sa iyo. Nawa po, pauwiin niyo po sila mamaya na puspos ng kagalakan ng puso ng bawat isa, lalo na po ang mga anak mo na bago mo lamang inakay at sadyang pinahintulutan mo na makarating sa banal na lugar na ito sa araw na ito. Huwag niyo po silang biguin, Ama. Anaman po ang adikain nila, kaya mo sila inakay. Nawa po ay magkaroon ng kaganapan upang kanilang maipagsigawan na kayo nga ay Diyos na buhay. Salamat po. Naidulog ko na po kayo na sana po yung mga bagong dumating, umuwi po kayong may galak sa puso ninyo at mararamdaman nyo po abang kayo nakaupo dyan. Kung gana po kayong magtitiwala sa inyo lamang pakikinig ng mga binabahagi sa inyo, kumikilos na po ang Panginoon, unti-unti na po kayong pinagagaling. Kaya wag po kayong malulumbay. Ang mga karamdaman pong iyan sadyang pinahintulutan ng Ama dahil gusto kayong makita sa banal na lugar na ito. Kaya wala po kayong pagsisisihan. Kaparaanan niya, kaya po tayo ay nandirito. Alam niyo po mga kapatid, lumalakad na po ako sa 8 taon na ako ay akay ng Diyos na makarating sa banal na lugar na ito. Kung sasabihin nga po ng mga nakakakilala sa dating buhay, napakatanga ng babae na yan. Bakit iniwan ang trabaho at pinili na magpunta sa lugar na wala naman siyang sweldo, nagagastosan pa sa pamasahe, bakit niya pinili iyon? Samantalang halos lahat ng tao sa mundo, ang hinahangad sa kanilang buhay ay magkaroon ng matatag na hanap buhay. Ako po, sa kaparaanan ng Ama, binigyan niya po ako ng magandang hanap buhay. Subalit, itinakda na rin po niya ang panahon na sapat na yan. Marami na akong naipadana sa iyo, marami na akong naibigay sa iyo. Kaya sa mga sandaling ito, halika na anak, ako naman ang paglingkuran mo. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat po. Ang biyaya ng pagtanggap na mula sa Kanya ay ibinahagi niya sa akin sapagkat tinanggap ko ang Kanyang panawagan ng walang anumang pag-ayaw sa aking puso't kalooban. Nang ako po ay katukin niya at inaakay niya na marating sa lugar na ito upang maglingkod, hindi po ako nagdalawang isip. Tumalima po ako at
Taas ang dalawang kamay, tanda ng pagsuko, kasabay ang paghakbang patungo sa banal na lugar. Alam nyo, mga kapatid, wala pong pinagsisihan sa anumang naging panawagan ng Panginoon. Bakit po ako pagsisihan ng Diyos? E siya po ang nag-akay sa akin. Kaya wala pong pagsisisi. Ano man ang nawala, masigit pa po ang ipinalit niya sa akin. Tandang-tanda ko po ang mensahe ng banal na Espiritu sa akin nang ako'y nagpapabendisyon sa mahal na Apo. Wala kang pagsisisihan. Ang mga anak mo ang magiging anghel ng buhay mo at sila ay higit kong pagpapalain. Buhay ang Diyos. Buhay na buhay po siya. Sapagkat hindi po siya sumira sa pangako niya sa akin. Hindi pa po nagluluwat na ako'y naglilingkod dito. Ang dalawa kong anak, pinaalis, papunta ng Canada, walang ginastos kahit isang pera. Hindi po ba buhay ang Diyos? Samantalang ang iba, kalahating milyon na ang nagagastos, hindi pa rin makaalis. Dahil iyon ay pangako sa akin ng Diyos, alang ginastos kahit isang pera, dalawang anak ko, pinaalis, nakarating ng Canada, at sila po yung mga anghel ko na tumutusto sa akin bagamat ako'y hindi na kumikita hambing sa dati kong buhay. Lahat po ng anak ko, apat po sila, paligsahan po sila ng pagiging anghel sa akin. Talaga pong buhay na buhay ang ating Panginoon, wala pong pinagsisihan. Alam niyo po, hindi lang po yun ang biyayang natanggap ko, kasi po yun eh, mga material na bagay. Mas mahigit po pala sa pagbabahagi ng Ama, biyaya niya sa material na bagay, ay ang biyaya niya on the spiritual side. Kasi po ako, sa dati kong buhay, napakataray, napakatapang, pag ako'y sumugod, walang atrasan, kaya po sa eskwela ang aking pinaglilingkuran, pag po may problema sila sa administrasyon, sa akin po nila pinararating, sapagkat alam nila na ako ay aatake at hindi po ako natatakot kahit sino pa po yung kaharap ko, basta alam ko na ako ay tama. Ganyan po ako sa dati kong buhay. Nang ako po ay maging principal ng grade school, wala pong taong may gustong makipag-usap sa akin. Sapagkat ang tingin po nila sa akin ay para daw pong tigre ang aking muka. Para daw pong napakahirap kong lapitan. Ganun po talaga ako sa dati na hindi pa ako inaakay ng Panginoon. Napakatigas po ng aking muka kaya sila po'y natatakot lumapit sa akin. Salamat sa Ama, tumanggap ako ng mga aral niya. Yung ugaling tigre, pinalitan niya ng isang hambing sa ugali o sa isang maamong tupa. Halata po ba sa mukha? Dati po kasi mukha akong bruha eh. Ngayon po pinalambot na po ni God ang mukha ko. Medyo pinalambot na po siya. Kahit hindi po ako isinalang sa pressure cooker, ang banal na salita po ang nagpalambot sa aking puso at nang baguhin niya ang puso ko, nag-reflect po sa mukha ko. Kaya ganun din po ang mangyayari sa inyo. Kung matigas po ang puso ninyo nang hindi nyo pakilala ang Ama, alam nyo po, kikilos siya. Mayroon po siyang biyayang ibibigay sa inyo. Babaguhin po yung puso ninyo at hindi nyo po namamalayan. Lagi na pala kayong nakangiti sapagkat masaya na kayo. Ganyan po kumilos ang ating Panginoon. Binago niya po ang aking pag-uugali. Dati po, matigas ang puso ko. Hindi ako agad nagpapatawad. Bumibilang ng taon, bumibilang ng buwan. Siguro po pinakamaliit na yung dalawang linggo bago kita batiin. Kung ikaw ay kung nasaktan mo ang damdamin ko, magdusa ka sa ibabalik ko sa'yo. Hindi kita babatiin. Ano man ang mangyari, hindi ako babati sa'yo. Salamat sa Diyos. Binago po niya ang puso ko. Mula sa pusong bakal, ginawa niyang pusong bulak. Kaya ngayon po, wala na po yung mga pagtatanim ng galit sapagkat ang puso pong ipinalit ng Panginoon ay pusong mapagmahal, pusong maawain, pusong mapagpakumbaba. Napakasarap po palang mabuhay pag ang puso mo ay wala ng tigas.
sapagkat higit mong mararamdaman ang biyaya na mula sa ating Panginoon. Isa pa pong magandang biyaya na tinanggap ko sa Kanya, yung pong mga natutunan kong mga aral sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, na ipundasyon ko po sa mga anak ko. Kaya wala po kaming problema. Katulad po ngayon, may anak po ako na bagong dating, noon lang pong Martes dumating. Pero nakikita nyo, araw-araw nandirito ako. Nauunawaan nila ako na si Mami kailangan maglingkod kasi mas priority nila ang Panginoon. Kung hindi po nabago ang kaisipan ng mga anak ko, at sabi nila sa akin, ano ba naman, si Mami, 3 taong hindi ko nakikita, alis ng alis. Pero ang ganyang kaisipan, binura ng Ama, sapagkat batid ng mga anak ko na ako talaga, alam po nila yan, priority ko ngayon sa buhay ko, ang makarating sa banal na lugar na ito. Wala nga po kasing pagsisisi, kasi dito po ako nagagalak eh. Pag-upo ko po doon, katabi ng mga alagad, kahit po nakita nyo kami nagbubulungan, siya po yung pinagbubulungan namin, kaya po, lagi po kaming masaya. So, yung po sa spiritual side. Sa ibang part naman, ang kamay pong ito, binendisyon na ng banal na espiritu sa katauhan ng Maal na Apo Kunching. Nakakapampangan na ako, Maal na Apo Kunching. Mahal na Apo Kunching. Noong pong August 23, 2006, sa lugar ng Marikina, nang ako po ay nakasama sa misyon. Sabi, tanda-tanda ako pong sinabi niya, gamitin mo ang palad na yan sa paghahaplos, sa karamdaman ng mga mahal mo sa buhay. Hindi ko po inisip na yung mga mahal ko sa buhay ay yun lang pamilya ko. Kundi ang inisip ko pong mahal sa buhay, lahat ng tao sa kapaligiran ko. Kaya hindi po ako naging masungit na nung mga panahon na yon, ang kamay na ito ay binabahagi ko sa kanila. Hindi naman po niya ako binibigo. Pag nagpunta sa akin lumapit, may dadaing sila. Natatandaan ko po yung isang nagpatotoo na yun daw pong dibdib niya, eh, may edad na, hindi sa nakakatulog, naninikip. Nagpatotoo siya, nung daw hinaplos ko, eh, hindi po ako nagmamayabang ha, bahagi lang po ito ng biyaya ng Panginoon na pinagkaloob sa akin. Nakaramdam daw po siya ng kaginhawahan. Ang kabiyak ng puso ko po, nang ako po ay nagbakasyon sa anak kong panganay sa Taiwan, napabayaan ko sa pagkain, nagkaroon po ng effect sa kanyang prostate. Mga lalaki, ang prostate po ay na-activate po yung mga abnormalities pag kumakain po kayo ng mga pagkaing sagana sa preservatives. Kaya kung kayo'y may edad na, ang prostate daw po ay kung paano tumutubo ang puting buhok. Ganun din daw po ang pagsikal ng prostate sa mga kalalakihan. Pero sa tulong ng Ama, hindi po magaganap sa inyong buhay. Napabayaan ko po siya kung ako'y wala. So, kung wala ako, walang nag-aasikaso, ang mga pinag-uulam, yung mga maling na nasa lata, mga spam, mga kung ano-anong dilata. Kaya na-activate po at nagkaroon po siya ng depresya sa prostate niya. Ngayon po, nang dumating ako, na confined daw po sa ospital, dahil ang prostate po pala, nagkakaroon po pala ng difficulty sa pag-ihi. Yun po pala yung isa sa mga sign.